Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem, R.I.T. With me, R.M. And me, Elaine. At sa episode na to, samahan nyo kaming subukan ang GAC Empow GB. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ito ay 1.5-liter turbo petrol engine. May maximum output ito na 174 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 270 Nm at 1,500 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed wet dual clutch. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Summer outing? Out of town trips? Revenge travel? Ang tanong, handa ba ang kotse mo sa malayo ang biyahe? Lalo na ngayon, napakainit ng summer. Para mapanatiling ligtas ang bawat biyahe kasama ang pamilya o kaibigan at nasa tamang kondisyon ang inyong mga sasakyan, ugaliin gumamit ng trusted at high-quality car fluids. Gumamit ng Prestone Asian Vehicles Anti-Freeze Plus Coolant para siguradong hindi ka titirik sa gitna ng daan. Hindi simpleng colored coolant ang Prestone Asian coolant dahil meron tong special formulation na tinatawag na PO80 formula. Specially formulated for compatibility. OEM compatible din to, ibig sabihin compatible sa iba't ibang car manufacturers. Dahil dito, makakasigurado kang handa ang iyong sasakyan sa kahit anong biyahe ngayong summer. Basta tiwalang Prestone, nasa mabuti kang kamay. Pagkadami-daming magagandang sasakyan ngayon, pero alam mo yon, minsan meron ka talagang hinahanap sa sasakyan. Yung maporma at saka masaya. Eto, very good example ng masayang sasakyan. Ang GAC Empow! Ito ang Empow GB. Lilinawin ko lang sa inyo ha. Hindi ito yung top of the line. Mid-spec lang to, pero makinig kayong maigi. Kasi loaded to as in napakaraming laman. Sa unahan, yung LED na ilaw parang cobra natutuklaw. Malalaki din at sporty yung mesh ng black grille. Meron tong front cam. Meron din siyang silver accents para dagdag porma. At meron din tong tunay na may butas na air vents. Dito sa sides, napaka-elegante ng mga linya. Pero ang pinaka-nagustuhan kong linya dito, yung linya ng chrome sa ibabaw ng mga salamin. Tuloy-tuloy kasi siya hanggang sa likod, kaya na-accentuate yung mukhang sport back sa likod. Gustong-gusto ko rin dito itong side mirrors kasi meron na siyang repeaters at ang finish niya mukhang carbon fiber. Ang gulong naman, conservative ang itsura pero two-tone. Ang size nito, 225, 50, or 17. Sa likod, simpleng maskulado ang dating pero may hints ng matulin. Kagaya na lang ng air vent sa gilid, meron siyang matte diffuser at dalawang tambucho na nasa ilalim. Hindi itong chrome finish na nasa bumper. Usapan naman tayo dito sa loob. So unang napansin namin yung trunk pagkalaki-laki. As in, kung marami kang gamit, hindi ka mamumroblema kung saan ka maglalagay kasi napakalaki. Kaso yun nga lang, yung pagbukas mo ng trunk, hindi siya ganun kalaki. Yung opening niya mismo, hindi siya ganun kalaki. So, kung malalaki talaga yung mga ilalagay mo, yun, baka mahirapan ka. Pero, ang maganda naman doon, yung second row seats kasi, na-fold siya. Kaya kung may malalaki kang bagay, pwedeng dito mo na lang sa second row ipasok. Kung matataas. Kung matataas or yung bulky. So, 60-40 folding seats kasi yung second row seats. Sa ilalim ng trunk, nandun yung donut na spare tire. Tapos, sa ibabaw naman ng spare tire, pwede ka pang maglagay doon ng tools. Sa space naman dito sa loob, hindi ka mamamroblema rin kahit matangkad ka. Ngayon, naka-normal driving position ako dito sa unahan. Yung headroom ko, lampas limang daliri. Yung tuhod ko, syempre, yun yan, naka-normal driving position ako. Pag umupo ako dun sa second row seats, yung knee room ko,
lampas dalawang fist ko pa yung luwag, kaya maluwag talaga yung knee room doon. Yung headroom naman, yun, medyo lumiit ng konti, mga apat na daliri. Pero kung matangkad ka sa akin, 5'8 ako, kakasya ka pa rin. Siguradong kakasya ka. Or kung matangkad ka, dito ako lang sa unahan mo po. Sa likod, kumpleto rin siya sa basics. Merong hawakan sa ibabaw, merong seat back pockets, merong aircon vent dito sa gitna. Sa ilalim doon, may type A USB port, may ISOFIX tethers, at saka merong seat belts. Meron din siyang bottle holder sa pintuan, ang nawala lang dito yung center armrest. Dito sa unahan, premium talaga yung dating. So meron siyang black leather na may red stitching, tapos meron din siyang red na leather. Gustong gusto ko rin tong manibela kasi mataba siya. Hindi siya leather, pero malambot kasi siyang hawakan. Tapos ang dami rin niyang mga pindutan. So unang-una na dyan, meron tong adaptive cruise control. Yun yung pinaka-importante dyan eh. Pang tamad. Anyway, adaptive cruise control, meron siya. Meron siyang voice-free function na pindutan. Meron siyang controls para sa infotainment system. Hands-free, hindi voice-free. Ay, pala, no? Hindi pala pwede yung voice-free. Paano di yung walang boses? Pala yun pag voice-free, no? Pero pagka hands-free, hands-free function, basta yun, voice command. Yun, voice command. Okay. Meron din tong pindutan para sa instrument cluster. Tsaka ang ganda ng design kasi niya, sporty. Ang screen naman nito, dalawa siya na mukhang pinag-isa. So yung instrument cluster niya, 7-inch. Tapos yung infotainment system niya na touchscreen, 10.25 inches. Meron siyang Apple CarPlay, wala nga lang Android Auto. Pero meron siyang Huawei HiCar and Baidu CarLife. Meron din siyang Bluetooth, so pwede mo rin i-connect yung Android. Ang instrument cluster, meron siyang mga iba-ibang design. So yung ngayon, nakalagay sa gitna yung tire pressure monitoring system. So ding-ding-ding, meron din tong tire pressure monitoring system. Mid lang to ha, hindi to top of the line. Ang gasoline niya, nasa right side. Yung temperature gauge niya, nasa left side. Tapos, tachometer niya, nasa left side. Speedometer, nasa right side. Pero pwede mong bago-baguhin. So, pwedeng yung mga drive mo na ginawa. Pwedeng ADAS. Pwedeng G-force mo, kasi nga turbo to, matulin, kaya pwede mo sukatin yung G-force na mararamdaman mo. Pwede rin kung gusto mo yung tachometer na bilog sa gilid. Tapos yung paborito ko dito, yung parang malaking tachometer na speedometer nasa gitna, sporty. Pero mamaya meron pa akong ipapakita sa inyong maganda pa dyan. Ang aircon nito, automatic climate control. So meron siyang rotary knobs on both sides. Yung nasa left side, yung temperature. Yung nasa right side, yung fan speed. Tapos may mga pindutan siya sa gitna. Tapos dito naman sa bandang baba, dito sa may shifter niya, maganda kasi yung gilid niya, may carbon fiber-like design. So nandito rin yung drive modes niya, volume para sa infotainment system. Merong patungan dito ng cellphone or cards. Tapos yung pinaka-shifter niya. And meron siyang electronic park brake and auto hold. So, yun na naman, ding-ding-ding-ding. Sporty-sporty. Auto hold function, meron. Nakalimutan ko pang sabihin, nandito rin yung start-stop button niya na merong red lining. Meron din ditong dalawang bottle holder sa loob. Tapos, pag binuksan mo, malaki yung compartment. Sa ilalim naman itong shifter, meron namang open compartment na meron ding rubber texture yung pinakahigaan niya. Meron siyang dalawang USB port at meron ding power supplies. Meron din tong sunroof. At saka itim nga rin pala yung ceiling nito, kaya social yung vibe. Tatapos na tayo sa mga detalye, no? Dito na tayo sa pinakamagandang part, yung driving. So, ang dami kasi nitong drive modes. Ang pinakapaborito ko yung comfort. Pero, simulan natin doon sa eco. Kasi sa totoo lang, itong eco mode niya, ito yung pinakaswabbing mode sa lahat. Ito, ang feel nito, parang regular car lang siya na may tulin. So yun yung feel sa kanya. Ngayon, kung kunwari nasa city driving ka lang naman, traffic, ito, maganda tong gamitin. Yung eco mode, matipid ka pa sa gasolina. Pero, hindi yan yung paborito ko. Kasi, ang paborito ko, itong pangalawang mode, yung comfort. Lagay na natin sa comfort. Yung normal. May tumutunog pa eh, pag comfort. So ngayon, ito yung paborito ko, yung comfort mode. Kasi dito sa comfort mode, suwabe pa rin siya, pero pag nag-shift kasi, ramdam mo na may power, yung may batak siya. So, parang para sa akin kasi, no, parang dito sa mode na to, mayroong character yung kotse. Yung kumbaga hindi siya yung basta-basta parang appliance lang na ano. Ito meron siyang saya, may bata. So kaya ito yung gusto ko. May pow na. May pow, kaya nga M-pow. Pero mga katandem, maulitin ko lang, comfort mode lang to. Yun yung gusto ko. Meron pa tayong tatlong mode na natitira, kaya kamusta naman. So ang susunod doon, sports.
Sport. Oh, sport pala, walang S. So, sport. Tapos yung susunod doon, Sport Plus. Mm-hmm. Tapos yung sunod doon, DIY. So, pwedeng ikaw yung mag-control kung anong gusto mong gawin. Ikaw bahala. Personalize, customize, do it yourself. So, yan. Ito, nasa comfort mode pa rin tayo. Tapos, gas ko lang. Oo, di ba? Comfort mode yan. Pero ang kinaganda kasi nito, napapansin ko, kahit comfort mode siya, matuli na yung pakiramdam mo. Pero yung revolutions niya, controlled pa rin. So, mababa pa rin, 1,500, nagmamax siya sa mga 2,000, tapos nagsishift pa rin. Pero kahit ganun, ibig sabihin, matipid pa rin tong kotse na to, pero ramdam mo yung power. Yun yung maganda dun. Pero ano, makakatande, ito na tayo sa kalahate. So, eto naman ngayon, yung sport. So, lagi na sa sport. Konting-konting tapak mo lang sa throttle, kasi parang nasa 1,800 siya bumababad. Tapos pagka ayan, konting-konting gas mo lang, ayan, ramdam mo na kaagad yung sa upuan mo, binabaon ka na. Oo. Easy pa lang yun. Hindi mo kailangan yung tadyaan ng sagad yung gasolina. Hindi. Yung easy lang yan. Easy lang yung tapak mo, pero yung andar mo, iba na. Yung may ano na, talagang ginaganyan ka na sa upuan. Yun o. Ay, pin na. Diba? Sport pa lang yun, pare. Mag-i-enjoy ka na. Promise, kung ako to, actually, comfort lang, masaya na ako eh. Pero itong sport, pagka gusto ko talagang mag-enjoy. Ah. Oo, yun na talaga. Para sa akin, ah. Kaso may isa pa. Sport Plus? May isa pa. Teka lang, ah. Pakahabakay pa natin ng konti. Tsaka yung pakaramdam niya hindi atat eh, no? Hindi atat. Hindi atat yung pakaramdam na itong sport. Hindi jerky yung sport niya. Eto na. Lagyan natin sa Sport Plus. And medyo naging ma-fink. Ah, nag-iba rin yung screen. Ay, putek. Teka, ako na nga yung nagmamaneho, nagulat pa rin ako. Ay, putek. Malakas kasi yung hatak niya. Parang sa akin, ah, malapit na to sa performance car level. Kasi yung revolution mo, nasa 3,000 na. Ayan, naka 3,000 na siya. Kaya pag ginas mo, oh. Tsaka naiba yung display ng infotainment system, ah. May lumabas na oil press, water temp, turbo, oil temp, air temp. Oh, yan. Yung boost yan. Yung boost mo, oil temperature, yung water temperature, oil pressure, air temperature. So, naging ano, sporty na talaga. Hindi siya sobrang immediate pag biglaan. Pero pagka nakatapa ka na, tapos bigla mong diniinan, yon dun siya mas maganda. Pero ano, mag-i-enjoy ka na talaga. So, paano natin sasabihin sa Pau yon? Yung sport muna. Sabihin na natin yung Eco, Pau. Tapos yung Comfort, Pau. Tapos yung Sport, pow! Tapos yung Sport Plus, pow! May suntok talaga eh, may pow! At saka ang kinaganda pa nun, malakas din yung preno. Tapos yung modulation niya, maganda. So, sa una nga lang, medyo maninibago ka kasi malakas yung preno. Pero pagka nagamay mo na yung preno niya, maganda. Kasi mas maganda yung malakas yung preno, lalo na kung matulin yung sasakyan. Oo naman. Kasi pag ako nari, minsan matulin yung sasakyan, tapos yung preno mo hindi maganda, hindi mo rin magamit yung bilis ng sasakyan kasi nakakatakot. So yung last na mode naman dito, yung DIY. Pero ibabalik ko na doon sa paborito kong mode, yung comfort. So yung DIY, di ikaw na nga mag-aayos kung ano yung gusto mo. Tapos yung sounds nga pala nito, okay, maganda yung sounds nito kahit FM lang. Tapos yung controls kasi, so pwedeng sa screen, pwedeng dito sa manibele, at yung kinaganda, meron ding control dun si Elaine. Ng so, volume. Kumbaga may volume siya, tsaka pwede tsaka pipindutin. Power. Nandito rin pala yung power, so pwede, napipindut. Pwede dyan. Okay, napipindut pala siya. Oo, ngayon mo lang nalaman, di kasi Hindi, kasi niroll ko lang siyang ganon. Subukan naman natin ngayon yung turning radio. Mga dalawat kalahating lane, okay lang yun para sa ganito kalaking sasakyan. Malaki talaga to. Para sa mga babae, no, napakagandang gamitin ito. Napakadali lang din. Tsaka na-adjust mo kasi yung height na upuan. Tsaka para sa kanya pala, commendable din. English yun. Commendable. Yes. Hindi, gusto ko kasi yung ano niya, yung lumbar support niya. Hindi ako nangangawit yung likod ko. Ang GAC Empow GB ay nagkakahalaga ng 1,305,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa GAC Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, yung butas kasi para dun sa trunk,
medyo maliit kasi siya. Pero malaki naman yung bukan ng pintuan mismo. Tsaka marami ka namang mailalagay na bag sa loob. Isa lang yung na-miss ko dito eh. Wala kasi siyang paddle shifters. Pero kung gusto mo kasi ng paddle shifters, edi kunin mo yung top of the line. Oo. Diba? Konting difference na lang din naman sa totoo lang. Mas gusto ko rin sana kung yung red interior nito, medyo dark red yung inilagay. Para mas feel ko kasi na ano eh, black tapos medyo dark red, medyo mas magkalapit yung tone nila. Yung gulong niya, medyo maliit para sa katawan. Pero kung gusto mo kasi ng mas malaking ang gulong, kunin mo rin yung top of the line. O, di ba? E di, mas malaki na yung gulong mo kaagad. Pero syempre, may advantage din yung mas maliit yung rims. Mas komportable yung ride. Kaya nga dito, komportable. Unang good naman para sa akin. So, kahit nga na meron talagang ibubuga, may pau talaga tong sasakyan na to. Komportable siya. Yung iba kasi medyo matigas na. Yung suspension is hindi ganitong kakomportable pagka matulin. Pero ito, komportable talaga. Proportion siya sa performance. Yes. Kumbaga, pag mas matulin yung kotse, usually mas matigas yung suspension. Mm-hmm. Pero ito, okay, komportable siya. Para sa akin naman, ang pinaka nagustuhan ko, lima yung drive modes. So, kumbaga, gusto mo lang city-city, gusto mo magtipid ng gasolina, so may eco mode. Yung paborito ko, comfort mode, yung medyo may tulin, pero may character kasi yung sasakyan. Tapos kung gusto mong medyo mas mabilis pa, meron siyang sport mode. Tapos kung gusto mong magwalwal talaga, eh meron din siyang sport plus. Gusto ko rin na meron tong adaptive cruise control. Yan, panalong-panalo, gamit na gamit. At hindi lang ang yan ah, may low speed follow pa. Gusto ko rin na tahimik dito sa loob ng sasakyan. Kahit medyo mabilis yung takbo mo, tahimik. Yung tunog din ng radyo nito ang maganda. So kahit FM, okay na okay, magandang maganda yung tunog. Gustong gusto ko rin yung styling syempre no, sa labas. Iba eh, iba yung dating niya eh. Elegante pero sporty. Ang lakas ng dating. Parang ang lakas ng dating na ma-sex appeal na sasakyan. Lakas ng sex appeal? Oo. Gusto ko rin yung screen niya, yung dalawang screen na to na pinag-isa. Lalo na kasi pag ako nyari nag-change ka ng drive mode, nag-iba rin siya ng color. Tapos, yung screen dito, yung infotainment system, pagka nag-sport plus ka, di ba, may lumalabas na para, para saan yun? Marami, yung boost, may hita ayun mo, temperature. Kaya parang feel mo talaga pagka, alam mo yun, in character din yung sasakyan mo. Kumbaga, yung iba kasing yung mga nagsisetup ng sasakyan, naglalagay pa sila ng mga gauges. Oo. Ikaw, pag in-sport plus mo, automatic may gauges ka na, malalaki pa. Gusto ko rin yung preno kasi yun nga, kung gaano kabilis yung sasakyan, dapat malakas din yung preno mo para makokontrol mo yung speed mo. So ito, malakas yung preno. Nagustuhan ko rin na madali lang itong i-drive at saka yung size niya kasi hindi ganun kalaki, kaya madaling tansyahin. Gustong-gusto ko rin itong interior kasi kumbaga para sa presyo niya, parang mali eh. Parang nasa maling price range siya, kumbaga parang sobrang mamahalin ng interior pero hindi siya ganun kamamahalin. Nagustuhan ko rin yung open compartment dito sa ilalim ng shifter dito sa baba. Kasi pwede kang mag-charge dyan ng mga gadgets mo para hindi rin nakakalat lahat dito sa ibabaw. Nandun siya sa ilalim, hindi makikita. Tsaka hindi maklutter sa paningin. Gustong-gusto ko rin yung space kasi kumbaga ako 5'8", maluwag ako dito. Lalo na yung knee room ko sa likod. Pwede nga ako mag-D4 dun eh. Ang verdict ko sa sasakyan na to, kung gusto nyo ng masayang mapormang sasakyan, talagang may pow, pwede mo pang i-personalize yung drive mode, pwede mo rin i-personalize yung interior color. Naku, magandang maganda tong sasakyan na to. Sulit talaga to sa presyo niya. Lalo na kung baga gusto mo talaga ng performance, pero yung budget mo eh hindi ganong kalakihan. Okay to. Mapapag-isip ka talaga kung ako sa'yo i-test drive mo na tong sasakyan na to, tsaka iba na talaga mga China cars ngayon. Maraming salamat po mga ka-tandem sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT,